Magandang gabi o mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa mga nanood ah. Tsaka sa dumadagdag na subscriber, salamat o ah. Marami nanood ng vlog ko mamaya eh. Kulab tayo, maraming nag-comment. Magbigay tayo ng dito, reaksyon kay Batang Manila Toys, kay Idol ah. Sabi dito eh, Rimulya, binanatan si Dilima, hindi porkit nag-acquit, wala nang kasalanan ha. Pakinggan natin. Ayan po, pag-usapan natin, no? Secretary Rimulya. Kasi mga kaibigan, eto pong si Secretary Rimulya ay nagsalita tungkol dito sa ano, sa acquittal kay former Senator Leila De Lima. Natanong si, ano, si Justice Secretary Boying Rimulya. Masabi sa kanya, Secretary, ano ba masasabi ninyo dito sa pagkaka-acquit o sa pagpapawalang sala dito kay former Senator Leila De Lima? At ang sabi niya, nice. Nice daw. O yun sa tanong na ano ba masasabi niya dun sa acquittal ni Leila De Lima, nice daw, nice. At sabi niya, sabi pa niya, alam ninyo, sabi ni Rimulya, alam ninyo. Ano ho to ha, mga boss ha? 20 hours ago lang ho to. At may 31,000 views. Oh. Matibay si Idol eh. An acquittal of a person accused of wrongdoing does not mean there's absolutely no guilt. Sa Tagalog, Tagalogin natin. Yeah. Para malinaw, ha? Para malinaw. Sige, Idol. Pag inacquit, hindi ibig sabihin, wala talagang kasalanan. Kaya sabi ni Rimulya. Ang nangyari daw kay Leila De Lima, hindi daw ibig sabihin walang kasalanan si former Senator Leila De Lima, kaya siya na-acquit, dahil hindi daw matibay ang ebidensya. Parang ganun din naman yun eh, di ba? Kasi gaya na sabi ko, di ba mga boss? Kaya nagkaka-leche-leche itong bansa na ito eh. Dahil dito sa mga sobrang talinong mga abogado na ito eh. Totoo. Sige, pakinggan pa natin. Eh, di ba, kaya nga na-acquit eh. Kasi walang magpapatunay dun sa binibintang. Walang ebidensya. Di ba ganun din yun? May ebidensya, Idol. Kaya lang, napatunayan na yung ebidensya, gawa-gawa lang. Fabricated nga eh, kaya siya na-acquit. Yun lang yun eh, di ba? Tuloy natin. Kaya na-acquit, kasi walang ebidensyang naipakita. Hindi napatunayan. Eh sabi niya rin mula, hindi kasi malakas yung ebidensya laban kay former Senator Leila De Lima, kaya na-acquit. Pero may kasalanan pa rin si Leila De Lima. Eh sabi ni Rimulya, so ano ba talaga? Paano niya nalaman na may kasalanan si Leila De Lima? Eh hindi nga napatunayan. Wala nga ebidensya, paano niya nasabi na mayroon pa rin kasalanan? Kasi parang ganoon ang sinasabi ni Rimulya eh. Mahina lang yung ebidensya, pero hindi ibig sabihin walang kasalanan. So parang sinasabi niya, etong si Leila De Lima may kasalanan, hindi lang napatunayan sa korte. Ngayon, ako napaisip, sabi ko, saan ang gagaling yung hugot na ito? Eh, mukha na ito si Rimulya, hindi ko gusto tignan eh, sa totoo lang. Kasi, paano nga niya nasabing may kasalanan? Eh, hindi nga napatunayan eh, hindi nga napatunayan na may kasalanan eh. Wala nga ebidensya eh. So ito ma... Meron, friend, may ebidensya nga, pero hindi nga napatunayan na yung ebidensya ay totoo, gawa-gawa nga lang eh. Pero yun nga, may ebidensya. Kaya nga siya nakulong eh, dahil sa ebidensya na yan eh. 6 na taon, kaibigan.
Ito mga kaibigan, ito lang yung sigurong nasa isip niya. Kaya niya nasabi na hindi porke na-acquit, eh walang kasalanan. Kasi siguro naisip niya, ganun yung nangyari sa anak niya eh. Yun! Di ba? Yun nga naisip niya, tama ka, friend. Sige. Ganun yung nangyari sa anak niya eh. Oo. Alam niya mismo, sa sarili niya, inamin siguro ng anak niya, na merong kasalanan yung anak niya. Oh. Pero na-acquit. O bakit na-acquit? Kasi hindi matibay yung ebidensya. Matibay, friend. Kaya lang nga, matibay. Ang matibay yung tatay niya. Yan nga si Remulla. Bakit na-acquit? Ito pa isang pandahilan. Kasi malakas sa Department of Justice. Yun! O. Oh. Diba dahil malakas siya sa Department of Justice at hindi matibay yung ebidensya, eh na-acquit yung anak ni Remulla. Yung anak niya na-acquit, pero alam niya sa sarili niya. Matibay yung ebidensya, Brad. Matibay. Napakatibay. Pideya nga ang nag-file eh. Dalawa pa nga eh. Yung illegal importation of yan, yung marijuana na yan. Oh. Hindi na nga hiniring yung pangalawang kaso eh. Diba? Eti, ang matibay, si Remulla, yung tatay. Oo, hindi pa nga nakialam yan eh. O, kung nakialam yan, baka tatlong araw lalayan eh. May kasalanan yung anak niya, kaya siguro nasasabi niya na ganun din kay Dilima. Ah, di ba? Kasi paano nasabi ni Remulla na may kasalanan si ano? Si Leila Dilima. Sinabi ba ni Leila Dilima na inamin ba ni Leila Dilima na ganito yung ginawa niya? May kasalanan talaga siya? Lagi tanda. O kung si Leila Dilima nagsabi mismo sa kanya, masasabi niya na gano'n, na may kasalanan itong dating senator. Pero kung hindi nagsalita si Leila Dilima personally sa kanya, paano niya masasabi na may kasalanan? Eh hindi nga napatunayan. Wala nga ebidensya na nagkasala si Leila Dilima. O. Eh siguro nga. Kaya niya nasabi kasi yung anak niya na-acquit, pero alam niya may kasalanan. Diba? Oo naman. So kaya niya siguro nasasabi na ganyan. Ewan ko dito kay Injustice Secretary Remulla, ano-ano naman ng ano eh. Ha? Pinagsasabi na ito eh. Ah, ito. Sige, basahin na. Hindi kaya ano. Ah, alam mo naman, sabi ni Bantag eh, ano. Kailangan ipa-drug test yan. Baka nakakarga. Kaya kung ano-ano pinagsasabi. Ah, idol. Ito yung sinasabi niya, makinig tayo. Mahalin nyo, totoo itong sinasabi niya. Para malinaw, pag inacquit, hindi ibig sabihin wala talagang kasalanan. O kasi nga yung naramdaman niya sa anak niya. Kundi, hindi matibay ang ebidensya. O, ganun din yung nangyari sa anak niya. Kaya nga may tinatawag na reasonable doubt, may pagdududa ang guilt niya kung puro o hindi. Ha? To be clear, being acquitted does not mean that there is absolutely no guilt, but that the evidence is not strong. So there is what is called reasonable doubt. There is doubt about his guilt, whether it is pure or not. Basta pag may reasonable doubt, reason to acquit yan. Pero di nangangahulugang walang kasalanan talaga. Yan talaga ang batas para fair. As long as there is reasonable doubt, that is a reason to acquit. But it does not mean that there is no guilt. That's really the law, to be fair. So, yun nga yun, yung sinasabi niya. Kaya napawalang sala yung anak niya. Kahit alam niyang may kasalanan, kasi anak niya yun eh. Pwede alam na alam niya may kasalanan eh. Malamang nagsabi anak niya eh. Oh. Eh kasi nga, mahina ebidensya dun sa anak niya. At isa pa, malakas siya sa DOJ. Yun ang totoo. Kaya naman na-acquit. Ngayon, nire-relate niya ngayon yun, yung kanyang karanasan dito kay Dilima. O habang nagsasalita siya tungkol kay Dilima, naisip niya yung anak niya. O hindi naman kasi lahat ng na-acquit, gano eh. Walang kasalanan eh. Kasi anak ko, gano'n eh. So yan mga kaibigan, yung sabi niya, no? Ito talaga si sekretaryo. Ha?
ano-ano sinasabi. Yan tuloy. Yan tuloy. Yan tuloy na isip natin. O, na itong anak niya, eh talagang ano, may kasalanan. Na-acquit lang kasi may hina ebidensya. Siya nagsabi nun, di ba? Siya nagsabi nun eh. O, at dagdag pa ni DOJ Secretary na nire-respeto nila itong desisyon ng Muntinlupa City RTC Branch 204. Ah, sabi niya, oh, ang mahalaga dyan, ang DOJ at depensa humarap pareho sa judge. Ang judge magdidesisyon, kinagalang namin ang judges. So, ito raw DOJ humarap at lumaban sa korte, nagpakita ng mga peking ebidensya. Mga palpak na ebidensya, palpak na witnesses, yung mga witnesses nag-atrasan. Oh. Ayun eh, ito, pinagmamalaki pa niya yung ginawa ng DOJ. In fairness naman kay ano, Rimuja, wala, hindi siya dyan, hindi siya kasali dyan sa ano, sa DOJ nung 2017 ba yun? Hindi siya kasali dyan kasi bago lang siya eh. So, etong DOJ na sinasabi niya, eto yung DOJ nung panahon ni Aguirre. Ah, itong nakawig na Tolongues. Ah, so, itong DOJ dati, itong Department of Injustice dati, o, sila nga yung nag-imbento ng kwento, nag-imbento ng mga sinampang kaso, nag-imbento ng mga bintang laban kay Dilima. O, kaya ngayon, ano, olats. Ha? E kaya naman nag-desisyon itong judge. O, at sabi ni Remulla, ginagalang naman namin ng mga judges. Eh, dapat galangin mo talaga. Ah? Yun ang mabigat doon. Ginagalang nila ang mga judges. Kaya wag naman sana mga boss ha. Gaya sabi ni ex-senator Laila De Lima, maraming dasal pa ang kailangan natin. No? No. Yan, saan nangyaring yan ha? Ginagalang daw nila yung judges. Sabi nito si Remulla. Kaya kung ano man, wag naman sana Lord, na ma-deny yung petition for bail doon sa isang, sana hindi tira pang kaso. Sasabihin lang, ano, kami ginalang namin yung acquittal eh. Ngayon kayo, yung denial, yung igalang. Ha? Huwag naman sana, mga boss. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Itong Pilipinas, nagkakaleche-leche dahil dito sa matatalinong to. Na nakapwesto ah. Oh, di ba? Kasi hindi ko nga lang oh, no. Para saan yung human ano, yung CHR, Commission on Human Rights na sinasabi? Eh minumura lang ni Digong yun, hindi niya nirespeto yun eh. Oh, di ba? Buti nga hindi pa niya binuwag eh. Di ba? Oh. Abogado. Prosecutor 'yan, di ba? Si Digong, oh. Sobra talino. Diba? Baby, pare. Sino? Bakit nga hindi naging matalino? Wala mo si Bantag. Kaya niya ginawang chip ng Bucor dahil nagbabato ng granada. Oh, ganyan, hindi napakatalino, diba? Ha? Hmm. Dinoble niya halos yung mga sweldo ng mga police. Oh. Sundalo. Oh. Di walang ano, lahat eh, yeser lang ng yeser sa kanya. Ah, diba? Sobrang talino. Yung si Digonggong, ay Digong, oo, sobrang talino. Oh. Diba mga boss? Spiritual advisor niya, matalino rin. Mantaki mong appointed san daw siya. Hindi sobrang rin na talino. Economic advisor niya, Michael Young. Oh, diba? Wala, nanood lang ang tao sa 6 na taon na halos binaboy nito ang sistema ng batas. Oh. Walang rule of law na sinasabi. Rule, yung gusto niya, yung lahat ang nangyari. Oh. Sabi ko, masahol pa kay Marcos to. Daming namatay. Panahon din niya. Ba? Nung nawala yung mga sabungero. Asa na? Ano na? Asa na? Warrant of arrest. Nabigyan ng warrant of arrest yung mga gwardiya ng sabungan.
Yung may-ari nung Sabungan ang dapat na mabigyan ng warrant of arrest doon kung tutuusin mo. Oh, kasi yan nga, oh, mga boss. Yung mga nandiyan diyan, bantay lang yan. Hindi yan gagalaw nang walang utos nung may-ari. Nung may-ari nung Sabungan o yung may pasabong. Utusan lang yan mga yan eh, ba't yan ang i-warrant of arrest nyo? Oh. Warrant of arrest nyo ngayon nawawala. Saan nyo hahanapin ngayon yan? Oh. Ay naku, ewan ko ito. Wala ho itong batas talaga, wala. Itong nangyayari ho dito sa Pilipinas, malabo pa sa nakakalungkot, mga boss, totoo. Yan ang nagpapahirap. Yung mga magagaling sa batas na sinasabi. Ha? Ewan. Kung ano, kung saan kakahinatnan. O yan, sinasabi, no? Sabi, hindi porke na-acquit, eh walang kasalanan si Dilima, mahina lang daw yung ebidensya. Mahina nga ebidensya, eh. Dapat sana, yung mahina ebidensya na, hindi na tumuloy sa piskalya pala, dismiss na sana yan, eh. Mahina pala ebidensya, eh. Oh, ibig sabihin, talagang napunta sa korte ng ay nako Lord. Ang isang kaso dadaan sa piskalya o sa sinasabing prosecutor na yan. Pag mahina yan, dismiss na. O ngayon kung malakas ka doon sa prosecutor, sasampayan. Maski na mahina ang ebidensya, maski na walang kwenta ebidensya, isasampayan. O tapos nag-issue pa ng ano, no bail recommended ah, ang nag-issue korte. O garapal ho yan nung kay Laila De Lima. Garapal ho yan. Ginarapal, kumbaga. Oh. Oh, nauna pa nga yung ano, acquittal dito sa ano eh. Yan ang kaya nga sabi ko, dasal eh. Magiging dapat masaya tayo pag talagang nakalabas na siya. Sa ngayon, malabo eh. Itong mga salita nito eh. Oh. Oh, ano mo? Oh, hindi porke na-acquit eh, wala siyang kasalanan. Nagkatao ganito. Yan ang mga salita eh. Ah, tinatanggap namin ang naging pasya ng huwes. Kaya ngayon, kung alam niyo naman yung mga huwes, ha? Kung yan nga mga commissioner ng COMEL, eh. Guilty. Convicted, sabi nga ni Commissioner Wen Agonson. He's a convict. 4 times. Pero ano, tumakbo. Wala ho eh. Walang ano, tao gagalaw talaga dito. Pero yun nga sabi ko, magiging magulo yan pag hindi na-grant yung petition for bail ni Laila De Lima. Eh palagi ko dapat gumalaw na ang tao. Oo. Kasi meron na silang rason eh. Etong grupo ni Digong eh. Oo. Oo, wala kami pakialam niya siya. Diba, naglilinis na si Digong, diba? Hindi naman ano yan. Kung na-acquit, wala naman pakialam si, ano dyan, si Digong. Dahil wala naman siya, hindi naman siya, wala naman siyang alam dyan sa pagkakaano ni Dilima na yan. Tapos eto na naman to, si Rimulya. Meron naman balita. Yung tracker team daw na binuo upang hanapin si Bantag, eh malapit na raw makita. Malapit na raw masukol. Malapit na, oo. May ilang buwan na lang. Pasko na, malapit na ho, Pasko. Batas Okinawa, Japan. Ano ba yan? Lord. Kawawa ho yung ano kaya. Marami yung mga kawawang mga mababang tao na wala akong itutustos dito sa batas na to. Nababaligtad pa sila. Ang lakas nung kaso, kung makwarta yung kalaban nila, nadidismiss ang kaso. Kaya yan, sa anak ni Rimulya, ang lakas na kaso.
Ni hindi nga pumalag yung anak niya nung hinuli. Oh. Mantalang yung anak ni Tevez. Alam niyo ba 'yon? Sinita lang doon sa pagpasok doon sa gate. Inupakan yung gwardiya. Tinutukan pa ng baril. Ilalang ba ako? Oh. Siguro napapanood yun naman yun. Yung anak ni Tevez, yung cart. Oh. Eto eh, dapat nung dinampot sana yung anak nito eh. Ah, hindi naman mong gulo yung anak niya. Ang laki-laking tao, di ba? Kung totoong, hindi totoo yung draw, yung shabu na yun. Ay, shabu. Yung marijuana na yun, na hindi talaga sa kanya yun. Na, buti nga, hindi pa pinakulong yung nakahuli. Ha? Eh, bali, ang lumabas, eh, tinaniman siya ng marijuana, ganun. Kulang-kulang 1 kilo. Oh. Ah, imported, tinanggap niya. Okay. Dito ba yung pangalan, ito si Rimulya? Oh, kinuha. Oh. Di alam niya. Oh. Eh, pero dadapat subalit eh, mahina raw yung kaso. Kaya inacquit. Ah, dalawa yun, mayroon pa yung illegal importation of high-grade marijuana eh. Hindi na pinansin yun. Wala na yun. O, yan ang batas. Naghihirap po tayo dahil dito sa matatalinong to na antakin mo yan. No? Yun lang kay Bongbong eh. O, diba? Itong kay PBBM na to. Oh. Mismong retired Justice Antonio Carpio tsaka Tudor T ang nagsasabi na hindi yan pwedeng makatakbo kasi nga merong ano tag dito, convicted siya non-filing of income tax return. Oh, di ba? Oh. Wala po, dasal. Okay, hindi pa ako ano. Sana hindi mangyayari. Naman, madi-deny yung petition for bail. Garapal po yan. Pero yun nga eh. Garapalan na nga eh. Ano ba gagawin? Talagang ginarapal eh. O, diba? Ito nang nakaraang eleksyon, ginarapal din eh. Diba? O, garapalan eh. Ano gagawin natin? O. Kaya naman nilang garapalin eh. Diba? O. Mga boss. Wala eh. Sana hindi ah. Sana hindi. O. Pero sa tema, respetuhin natin ang desisyon ng huwes. O, yun ang sinasabi nila. Kaya pag nagdesisyon tong pangatlo na to at nagdesisyon to ng hindi maayos sa ano, at pabor na na-deny yung petition for bail. O, ano bakit ba? Kami ni respeto namin eh. Ngayon kayo ayaw niyo respeto. Puto. Sana hindi. Oy, happy Mother's Day po doon sa mga mother. Kalati Baya, shout out. Blue Marshall, welcome to the club. Duterte, illegal drug supporter, sabi niya. Pero sinasabi niya, galit siya sa droga. Ha? Sabi nga, puro baliktad eh, di ba? Sabi, at sabi din ni Idol Norman, pwede. Ha? Shout out, Becha Tintag, my friend. Sabi ni Kalat ni Baya. Ha? Ang hinito, Bisen, shout out. Xerox, hindi po mga garapal. Mga makakapal ang muka, dapat sila ang makulong. Mahirap yun, nakapwesto eh. Sumagot si Jimmy Bautista. Oh. Nagbalat kayo na naman ang mastermind. Nagpalit na naman ang balat ang King Cobra. Totoo yan. Elizabeth Iscari. Oh. Shout out Elizabeth Iscari ha. Good evening, Sir Rox. Wow ha. Ang galing talaga mambola itong Duterte na ito. Kunwari pa, walang siyang pakialam sa resulta ng gagago na lang ang mga yan. Pinapaikot tayo. Tanga na lang ang maniniwala dito kay digong nito. Ay nako. Maraming tanga nga, Elizabeth Iscari. Yun ang problema. Napakaraming tanga. Wala nga ospital yan. Putik na yan.
Eh si Karyon, shout out ha. Gago talaga si Durian. Walang sinabing totoo. Makakabuisi talaga. Salot na sa bayan yan. Abogado, abogado, abogado din yan, di ba? Andy De La Cruz, shout out. Galing magpasirko-sirko ang kampon, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit to. Ay, naku. Ano na ba talaga nangyayari dito kay... Eh? Ay, naku. Ano ba talaga mangyayari dito kay Dilima? Sa susunod na gagawin nila, sana tuluyan na nila itong mapalaya. Sa sobrang kinawawa nila ito. Makonsensya sana sila. Pag may ginawa sila uli na kung ano-ano, naku, iba na yan. Totoo. At marami nang magagalit dito. At booking na sila pag nangyari yan. Diba, Sir Rox? Eh, kaya nga. Eh, pero yun nga, kapalan ng mukha eh. Ha? Eh, yun nga ano eh, nangyaring eleksyon, diba? Booking na within an hour, 20 million. No? Pero ano, mag-rally kayo dyan. Sabi ng Comelec eh, kung sa inyo, sabi ng Comelec eh, basta tapos na, nadeklara na namin yan. Panalo na eh. Nico Technico, shoutout. Sir Rox, mahirap pagkatiwalaan ang mga pinagsasabi nitong grupo ni Duterte, lalo na ang mga galamay. Sinasabi nila na hindi sila nakikialam pero dinidiktahan nila ang mga namumuno dahil bayad na sa korupsyon. Totoo yan, Nico Technico. Nico Technico ulit. Sir Roque, tama ka sa iyong kuro-kuro. Maaring ang huling kaso ay hindi ipagkaloob at baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema at maging guilty ulit si Senator. Si Sen. Laila De Lima. Baka pinapadama lang nila sila, Senator Laila De Lima. Huwag naman sana, Nico Technico. Yung nasasabi ko, di ba? Huwag naman sana. Oh, Lord. Alberto Laer, shout out. Karok si Digong Duterte, naglilinis ng kamay at braso niya sa maraming dugo ng tao. Karok, totoo yan. Ha? Friend Amy Bingson, shout out. Belinda Magtangob, shout out my friend. Sabi ni Friend Amy, oh. We, naniniwala kami sa iyo. Huh? We, maniwala kami sa inyo. Mga taong ito, mahilig sa drama. Acting pamor, sabi ni Friend Amy, oh. Totoo. Ang gagaling nga mag-poker face eh, oh, di ba? Si Rocky naman, oh, si, ano, alam mo talagang ano eh, no? Diyos nila siguro, pera, wala silang alam na ano eh. Yung Hari Rocky niya, matino dati yan eh, oh. Oo, oh, nadikit kay Duterte, ayun na nangyari sa kanya, oh. Human rights advocate yan, oo, oh, ngayon wala na siyang pakialam sa human rights din eh. Oo, oh. Pag nakikita ko itsura ako, dati hanga ako diyan totoo to, mga boss. Ang galing niyan, binira niya ng binira si Marcos. Binira niya rin si Duterte. Biglang ayan na ang nangyari. Kung tinitignan ko ngayon, parang ako ano nangyari sa tao na ito. Diyos ko. Iba talaga pagka kwarta eh, di ba? Maski matino ka eh. Oo. Rodolfo De La Cruz, shout out ah. Ang sabi ni Digong nyo, noon subukan ninyong mandaya, ipakukulong ko kayo. Ang sabi naman ng mga tao, subukan nyong huwag palayain si Dilima. Magkakagulo tayo. Pwede yan, Rolando De La Cruz. Sana nga, matuloy na yan. Ah, kasi napakalabo eh. Ah, pag hindi nila nag-grant yung petition for bail man lang, ha? Ka-acquit lang eh. Tapos biglang i-deny yung petition for bail. Garapal. Elizabeth Iscari, shout out. Ay, na-shout out ko na pala. Sir Rox, kailan kaya magkakaroon ng maganda at totoong hustisya ang ating bansa? Malabo na yan, Elizabeth. Malabo na yan. Pag gumalaw ang tao na may-ari nitong Republika ng Pilipinas, nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Pero kung hanggang pinanunood lang yan, palala ng palala yan, maniwala ka. Balita ko, ang utang na ngayon eh, 13.8 trillion. At of this moment, ha? Tuloy natin. Parang di na ata natin mararanasan ito. Hindi na, wala na.
Kasi andyan pa silang mga walang kwentang nasa gobyernong ito. Mula presidente, vice at senador, majority, mga walang kwentang nilalang. Ay, totoo yan, Elizabeth Iscari. Pero tao, tao kailangan. Rolando Cruz, oh. Tama si Sen Trillanes. Nuknu ka na sinungaling yang matandang yan. Oo, eh. Kaso nga, wala eh. Marami. Maraming sumuporte eh. Ha? Doon lang sa investigasyon sa DDS na sinasabing nandun sila Mutabato, Las Cañas, Titibay. Oo, Titibay. Kalaya mong nilusaw ng mga senador na ang gagaling. O, si Caetano, ang galing ni Caetano. Diyos ko. Grabe, oh. Kaya sabi ni Mutabato, eh. Iniikot nila ako, eh. Hinihilo nila ako, eh. Sabi niya, ano. Basta ang totoo, eto ang totoo. Sabi ni Mutabato. Eh, ganon din si Las Cañas, di ba? Kinawala. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Magandang tita, magandang tia Deli, nagabi sa iyo, dyan, Sir Rox, at sa atin po lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Alam mo, Sir Rox, kung dito sa US yung ginawa nilang ganyan, naku, patay kang bata ka. Basta mo ikinulong at hinatulang makulong ng ganyang katagal na wala namang probable cause at kasalanan, naku, katakot-takot na issue yan at danyos ang balik sa nahatulan. Kaya dito, Sir Rox, gumagawa talaga ang justice system. Walang itim na ahas na pwedeng makagapang at magmanipula ng hustisya at batas. Eh, iba dito, Prince Erwin. Iba dito, iba dyan. Ha? Buti ka nga, nandiyan ka eh. Magmula sa paghuli hanggang sa huling proses, bago ka ikulong o hatulan, proseso ng batas at hustisya dito talaga, Sir Rox. Wala pong palakasan dito. Wala pong abutan ng lagay kahit nakapiluka ka pa. Tulad nung mamang kulubot na lubot na nakawig na siyang nagmanipula po ng 6 na taong pagdurusa ng mga taong wala nga namang talaga pong kasalanan. Hoy Sir Kulubot, hoy Sir Lubot na nakawig, kung ako sa'yo, tindihan mo na ang pagpipray kay Lord. Masdan mo ang ginawa ng maitim mong budi kapalit ng kung ano mang ibinigay sa'yo para ipakulong mo ang mga taong walang namang kasalanan. Pwe, pesting yawang ngarod, sabi ni Prince Erwin. Si Lord naman ang maniningil sa inyo, mga hinduropot mong amo. Pwe, mga buhay pa kayo pero sinusunog na ang mga kaluluwa nyo sa impyerno. Kinam, pwe, galit, galit, galit si Prince Erwin. Shout out, Erwin sa Pedas Angel, ha? Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, shout out. At saka iba pa ng mga Sherwin Sapedas Angel, no? Shout out, June. Welcome to the club, June. Sino to? Basta June lang, eh. Sabi niya, I won't be surprised kung magpatawag ng naman ng hearing ang mga sinatong. Ipapatawag si Ragos, Espinosa, Sandra Cam. Sasakyan ng mga sinatong na yan na sinabi ni Roqueta na dapat imbestigahan at parusahan ang testigong bumaliktad. Hindi, oh, magaling ka. Pwede, pwede, ha. Danilo Constantino, shout out. Mas mahina ang huling kaso kasi convicted criminal ang testigo laban kay Senator De Lima. Oo. Sana nga. Sana nga, Danilo. Sana nga. Oh. Jan Villanueva, shout out, sabi niya. Karaoke, itong si Duterte, pakitang tao lang yan. Kunwari, wala siyang pakialam sa pagkaka-acquit ni De Lima. At linis kamay siya. Pero sa totoo, galit yan at nag-aalala dahil pwedeng balikan ni De Lima. Dapat lang maaprubahan din yung petition for bail. Kung hindi, lukuhan yan. At baka magkagulo nga. Totoo yan. O, di ba sinasabi ko dyan? Pero yun nga. Kagaya ngayon, nagkakagulo, di ba? Dahil napapatunayan na hindi naging malinis ang naging eleksyon nung nakaraang 2022. Pero pakapikapi lang sila yan. Ernesto Aquino, shout out. Dapat ngayon kasuhan si Aguirre dahil sa pressure na ginawa niya sa mga witness. Dapat. Ernesto Aquino ulit. Welcome to the club, Ernesto Aquino. Tama kayo, Sir Rox. Mahirap magtiwala sa mga miyembro ng partidong traidor ng Pilipinas. Totoo.
Ren Sherwin ulit to. Si Rox, and now the end is near. Nginig ang lubot. Ninenervyos na nakawig na sir. Hinduropot. If I were Senator De Lima, I will make sure you have to pay the price sa ginawa mong pagsira ng buhay ko at pagpapakulong ng more than 6 years. Dapat baliktad rin naman. Ikaw naman yung ipasok sa kulungan. Matandang kulubot ang lubot na nakawig. Bukod dapat pagbayarin ng danyos, dapat makakulong ka rin doble dun sa parusa na ibinigay mo sa mga taong inakusahan nyo na puro imbento at bayad na kasalanan. Kinam na hustisya talaga sa atin, talaga Sir Rox. Mapapa-PI ka talaga sa mga kinam na hinayupak na to eh. Hoy, mga Wig, Mr. Wig, umayos ka na. Matanda ka na nga eh. Binenta mo pa yung lusaw mong kaluluwa kay Satanas. Pwe, naturing ang hustisya ka, pero hustisya ka ng ano. Ewan ko sa'yo. Chupi, dapat sa'yo, mamundo ka na rin. Samahan mo yung wanted na ngayon. Madala, magdala ka ng extrang wig para sa kanila. Sarap niyong iparada sa plaza. Gamitin ang tirador or balatik. Sabay pitik sa inyong mga lawlaw na lubot at betlog. Anak kayo talaga ng pesting yawa. Pwe, galit. Galit si Prince Erbin. Tinawa, Japan. Rolando Blones. Shout out, ha. Gandang gabi, Karox. Ha? Wala naman nagtatanong sa kanila para magpaliwanag sa paglaya ni Ma'am De Lima. At hanga ako sa Judge Alcantara, may prinsipyo. God bless, Karox. Ako rin. Hindi lahat ng judge may prinsipyo, ha. Di ba? Oh. Roberto Flores, welcome to the club. Mga angkan ni Satanas ang mga kumukontra diyan, sabi niya. Oh, totoo, ha. May isang tangang nakapasok dito, ha. May isang tanga. Hindi ko na babasahin, kakahiya lang. Marilo Pabian, shout out. Good evening po, Kuya Rox. Naway mangibabaw muli ang kabutihan sa puso at manaig ang tunay na hustisya para kay Senadora Laila De Lima. Sobrang paghihirap na niya sa haba ng pagkakakulong na walang sala. God bless you always. Stay safe and healthy. God bless, Marilu. Dinalaw nga ni Atty. Enzo daw eh. Napaiyak daw siya sa itsura ni Laila De Lima. Bakit? Ni walang laptop, ni walang cellphone. For 6 years? Na nakakulong ka? Eh, ako lang, pag wala ako cellphone sa loob ng isang araw, talagang nahihirapan ako eh. Oo. Si Laila De Lima, more than 6 years. Oh, God. At tibay talaga ni Senadora, totoo. Oo. Ha? Matibay. Oo. Eh ako, pag umaga pa lang, nanonood na ako na kung ano-ano sa cellphone eh. Oo. Ganyan ang mga taong naniniwalang wala silang kasalanan. Oh, 'di ba? Lumaban, 'di ba? Oh. Tsaka dito sa lupa. Gaya sabi ko, ito ang impyerno. Oo. Nandito lahat ng masamang tao. Eh, yung gusto mong makapunta sa langit, huwag kang gumawa ng masama. Huwag masyado. At hingin ng tawad. Oo. May konsensya. Ito, kaya sabi ni Atty. Enzo Recto, ito si Roque, may konsensya pa ba to? Ano ba to? Tao ba to? O, di ba? Sabi ni Atty. Enzo. Tao pa ba to? O. Wala na talagid. Titignan ko itsura eh. Wala na eh. O. Librado Ludovico, shout out. Hoy, butiking payat. Yan sinasabi mo, tell it to the Marines, lokohin yung lelang yung panot. Justice for Kapersi. O. Diyos ko. Tsaka alam mo, no, si Digong, tapos na, di ba? Eh, ba't hanggang ngayon, pabida pa siya. Yung anak pa niya, vice presidente, pero pabida pa siya. Vice presidente. DepEd pa, meron pang NTFL kak pa. Naputo, ano ba yan?
Pahinga ka na. May istasyon sa MMMI siya, oh. Puto. Putik yan, sabi ni Libayan. Pwede na San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tanging katotohanan pa rin ang mananaig sa panig ng Panginoong Diyos. Yan ang dapat tandaan ng bawat tao sa ibabaw ng mundo. May Panginoong Diyos at higit na makapangyarihan sa lahat. Tayong taong nilalang ng tayo ng mahal na Panginoong Diyos. Lahat ng mali may katapusan, bagamat minsan may katagalan. Dahil dasal pa rin po tayo, God bless po. Talagang ganoon na lang, Ferdinand, ang gagawin natin. Librado Ludovico ulit. Kayong mga tabogo, hindi kayo welcome sa Rocky Avenue. Ha, dyan na lang kayo sa kangkungan, mga pulangaw. Pwede, kakarmain din kayo. Meron pang isang nakapasok eh. Ha? Isang tanga rin. Oo. Meron, babasahin ko para marinig nyo. Ha? Ruan Jelly, Jural Jelly, shout out ha. Nandiyan sila, friend Librado, ba't di mo kontakin? Nasa Canada sila. Nila Sumbang, shout out. Good evening, Karox, at sa lahat ng kakamping. Good evening, Nila Sumbang. Arnulfo si Diego, shout out ha. Sabi ni Arnulfo. Sabi nga ni Kapersi, lahat ng sasabihin ng taong yan ay balita rin mo. Totoo yan. Nanboy, welcome to the club, Nanboy. Maraming tanga at syunga. Naniniwala sa demonyo, kaya puro Satanas. Galit si Nanboy. Ariel Escamilas. Welcome to the club, Ariel Escamilas. Duterte, when he was in power, he changed the spelling of interpretation of due process. With Duterte's process like Korte Problema, influenced by Korte Problema. Ha? Di ba Korte Suprema, naging Korte Problema, influenced by Duterte, has nothing to do but to follow their dictators like with no moral exemplary character. Totoo yan, Ariel. Ricardo Francisco, welcome to the club. Don't trust the devil. Totoo yan. Wilma Takahashi, shout out ha. Mag-end sa revolution tulad noon. Problema nga, hindi ganun kadali, Wilma eh. Ha? Wala eh. Shout out, B.P. Lenny Robredo. Welcome, Wilma Takahashi ulit. Oh. Pakawalan na total sira na mga... Pakawalan na total sira na mga ulo. At saka baliw naman batas nila. Binabago kaya mga tao magrarally. Magrally na at pati sa Comelec. Totoo yan. Wilma Takahashi ulit oh. Pati SMMI na yan. Tanggalin na yan. Dapat lang eh. Ito, paano nga? Paano nga? Wilma Takahashi ulit oh. Natawa nga ako. Natawa nga ako doon sa Comelec. Mas marami pa nag-rally sa Comelec kaysa sa mga pulis doon. Oh. Wilma Takahashi ulit. Chance na andyan ang mga Amerikano, sundalo. May aawat na dyan. Mga sundalo, magpupuntahan na sa Pinas. Oh. Merly Soriano, shout out. Welcome to the club, Merly Soria. Ha? Merly Rosario. Oh. Mga walang kaluluwa ang mga may gawa niyan kay Senator De Lima. Hindi pa naniniwala sa kaluluwa yan, mga hype na yan. Onofre Jara, shout out ha. Alam na ng lahat ang halimaw na utak ni Digong kung ano ang sasabihin, yung kabaligtaran ang ibig niyang sabihin. Onofre Jara ulit. Oh. Bakit pinagbubutuhan sa Supreme Court kung lalaya o hindi? Eh wala pa naman sa kanila. Mga gago pala mga yan. Oh, yun nga eh. Lita Ambat, shout out. Gumagana ang batas. Batas nila. Totoo yan, Lita Ambat. Lita Ambat. Alambat pala, Lita Alambat. Mga hukom. Yan ng demonyo. Parating pa lang ang hukom ng Diyos. Pag-upo ng Diyos. Totoo yan, Lita Alambat.
Alberto Olaer, shout out ha. Karox, aksidenteng napanood ko sa SMIC Digong Duterte. Nagkukwentuhan sila ni Kibulok. Ang sabi ni Duterte, pag mamatay daw siya, diretso daw siya sa langit at mapasaya daw siyang tanggapin ng Diyos sa langit, Karox. Anong masasabi mo sa sinabi ni Digong Duterte na masaya daw ang Diyos na tanggapin siya sa langit bilang tumaas ang blood pressure ko naging 195 over speeding? Sinabi niya yun? Eh, ikaw naman, Alberto. Lahat nga na sinasabi niya, baliktad. Oh, kaya alam mo na kung anong kabaliktaran na yun, di ba? Ikaw naman, ma-high blood ka pa. Nelson Batalones, welcome to the club. Tama ka, Sir Rox. Daming nagponsi Pilato ngayon. Maraming taong mapagpanggap. Gumagalaw na ang Panginoon Diyos. At wala kayong magagawa kahit anong mangyari, divine intervention. Sana nga, Nelson. Ha? Manuel Toribio, welcome to the club. Kinurap ni Duterte ang judiciary. Totoo. Ramon Tendila, welcome to the club, Ramon. Hello, Karoke. Long time na nawala ka sa vlogging. We miss you, bro. Watching from Virginia Beach. Hindi. Ikaw nawala, Ramon Tendila eh. Ramon Tendila ulit. Wala kang kinalaman kay Dilima? Sabihin mo yan sa Pagong Duterte, ICC at Diyos na ang bahala sa iyo at sa mga kampun mo. Totoo yan, Ramon. Reynaldo Gonzalez, shout out ha, sabi niya. Kaya nga, Sir Rox, sa ngayon sinabi ni Digong o Panelo na di nakikialam kasi nga alam nila na sila magagawang paraan para harangin pagka-acquit ni Dilima para lang hindi sa kanila ipatong-patong lahat ng sisi, pero ang hindi nila maididenay na possible silang buweltahan at nangingilag na sila at naghuhugas ng kamay na yan, malapit na ang paghukom sa mga kasinungalingang kasamaan na nagpakulong kay Dilima. Kung ang Panginoon ay marunong magpatawad, pero sa paghusga, di sila makakaligtas sa mata ng Diyos at sa batas ng sangkatauhan. O sana nga, Reynaldo. Nora Alcano, welcome to the club ha. Saan si Ponce Pilato? Nagwasis hana. Napakakapal ng mukha. You deserve to be in jail, sabi niya. Galit si Nora. Gemini Horse, shout out. Welcome to the club, Gemini Horse. Nagmamaang maangang petong si Digong nyo, samantalang siya ang nagpakulong kay Dilima kahit walang kasalanan. Napakasinungaling talaga. Galit si Gemini, ha? Gemini Horse. Roque, Panelo, Remulla, Digong nyo, pare-parehong mga sinungaling. Galit talaga si Gemini Horse. Gemini Horse ulit, oh. Buti na lang may konsensya yung judge na nag-acquit kay Dilima. Yun nga eh. Kaya nga, pero may mga judges na walang konsensya, sabi ko sa iyo. Fidel Marpil, shoutouts. Ang mga judges na yan, kampo ni Satanas tulad ni Digong nyo. Saan ba kakampi ang Satanas? Eh di sa kapwa Satanas. Kapwa Satanas din. Kaya itong bansang Pilipinas, sana magunaw na para mawala na ang mga demonyo tulad ni Digong nyo. Sasama tayo dun ha. African Sai, shoutout. Divine Grace, my friend, shout out ha, sabi niya. Good evening, good noon, Sir Rox. Ayan, naghugas kamay na ang mga demonyo. Sana mabalikan sila. Kasuhan din. Pwede ba yon, Sir Rox? Pwede. Divine Grace ulit oh. Shout out, Ma'am Grace. Ayaw ko na lang maging konsensya nyo po kasi I'm sure di ka makikinig sa akin. Nakikinig ka lang kay Taning. Di ba, Sir Rox? Totoo yan, Divine Grace, ha? Buti ka pa, Divine na, Grace pa, ha? Divine Grace ulit. Magbago ka na. Ha? Magbago ka sana, Ma'am Grace.
Palungkutin mo naman si Taning. Masarap mabuhay pag walang bahagahing mabigat na dinadala. Totoo yan, Divine. Magkakaroon naman ako ng another vlog para sa iyo, Grace Chingsay. Ha? Ha? Magkakaroon naman ako ng panibagong vlog. Pero hindi lang masyado mahaba. Ha? Dinadasal pa rin kita na kumawala ka na dyan sa demonyong nasa laman ng tuktok mo. Ha? Grace Chingsay. Kababae mong tao. Divine Grace ulit. Kibulok, appointed son of the devil, Sir Rox. He is the prince of darkness. Totoo yan. Cassandra Daisy, shout out. Ha? Mr. Rox, nagpagamit pala ang siyam na Supreme Court judge na huwag palayain si Laila de Lima tulad ni Bersamin na nasa Supreme Court at nabigyan ng pwesto bilang executive secretary. Si Velasco na anak naging leader ng Congress. Si De Castro pumalit kay Sereno noong pinatalsik nila. Isa ay chief justice ngayon. Isa doon may kasong plagiarism. At eto ang best regalo ni Duterte Martinez ay ombudsman na ngayon, kaya walang makukulong sa Parmalee, DepEd at Lapid Killers. Totoo yan. Sana hindi mangyari. Talaga siya. Tuloy natin. Ang kakapal nyo, pati Supreme Court, sinalaula nyo. Kaya tayong mga Pilipino, let's watch then closely like a hawk. Salamat, Kabunyog, Enzo. Magaling si Enzo Recto. Magaling talaga. Badcaster. Lahat magagaling, ha? Ano to? Hotdog Burger? Welcome to the club, Hotdog Burger. Sana mga judges, pagbutinin nyo ang trabaho nyo. Maawa naman kayo sa taong walang kasalanan, nagdusa ng maraming taon sa kulungan. Ikaw ba na hukom, maaatim mo ba na makulong ang tao na walang kasalanan? Kung ikaw kaya ang ikulong ng walang kasalanan, anong gagawin mo? Totoo yan. Kaso nga, kakapal nga mo ka. Gagawin natin. Cassandra Daisy ulit. Oh. Mr. Rox, mabagal ang justice sa Pilipinas at ipaglalaban mo talaga. Justice doesn't follow smooth and normal. Sana marami pang judge na makatulad, nakatulad ni Judge Abraham Alcantara. Diba? Pero sa Pilipinas lang nangyari na natapos ng 3 buwan ang isang kaso na napakabigat na kaso. Illegal possession of marijuana. Kulang-kulang 1 kilo. Hindi pa nakialam yung tatay nun. Ginawa, Japan. Hi! Tesigo, shout out. Welcome to the club, Tesigo. O nga sir, bakit pinagbubutuhan ng mga justice Supreme Court kung palalayain o hindi si ex-Senator Laila de Lima? Bakit di nila hintayin yung paglilitis ng korte? Nga, di ko alam. Kung ba't nakarating doon? Sabi naman ni Atty. Enzo, di ba? Tesigo ulit. Oh. Kasama sir, yung abogado ng PAW na pumuwersa sa mga witnesses. Isa pa yun eh. Sobra rin ano yun eh. Sep-sep din yun eh. Reynaldo Nunez, shout out. Si Piluko dapat sa kulungan buisit, ginawang script si Laila. Ito, Virginia Selsky. Welcome to the club, Virginia Selsky. Si Aguirre, mukhang tugak. Ito pa, Virginia ulit. Makarma man Duterte, saksakan ng sinungaling si Digongyo. Yung mga kaibigan mong drug lord, bakit di mo kinulong? Kumusta, kumparing lim mo? Maraming alam to si Virginia Selsky. Mark Udsinada. Welcome to the club, Mark Udsinada.
Kasamang Roque, yung 9 Supreme Court Justice na way huwag sanang tamaan ng kidlat sa mga kasinungalingang katulad ng dating leader ng Davao na mapagkunwari. Ah. Blue Marshall, welcome to the club. Duwag si Duterte, puro daldal at dapat talaga kasuhan at makulong. Eh, matapay ICC. Paanong kasuhan eh? Pinagtatanggol nga ni Ecstasy. Ecstasy, Excellency. Oh, eto. Eto, babasahin ko ah. Oh, eto. Kampun din siguro ito. Oh. Kaya masabi ito. Ah, ito yung isa sinasabi ko sa inyo, tanga. Oo. Oh. Kampun din ito eh. Sabi niya, oh. Kung ano ang desisyon ng korte, yan ah, oh, pakinggan niya mga boss. Dapat tanggapin. Hindi yung inuunahan ninyo. Pagpabor sa inyo, nangangantyaw kayo. Nangangantyaw ba kami? Gago ka talaga, oh. Donke. Tama ang pangalan mo, Donke Piasa. Ha? Ah. Ah. Nangangantyaw ba? Sino ba nangangantyaw? Tanga talaga nito. Nangangantyaw ba tayo? Hindi naman nasasaya lang tayo at na-acquit. Oh. Pag di naman pabor, galit kayo. Tignan mo katwira, no? Oh. Iisa lang naman na tanga to. Huwag ka na ulit mag-ano rito, ha? Bobo. Oh. Tuloy ko. Ano iniisip ninyo? Magkakagulo? Bakit kayo lang ba ang tama at mali ang desisyon pag talo kayo? O, tignan mo. Mo. Ay, nako. Huwag ka nang babalik dito. Indot ka. Ito mga kalahi. Ito mga kalahi ng mga ano. Siguro abugago rin to. O. Meteor. Welcome to the club, Meteor. Hindi pwedeng maglinis ng kamay si Duterte. Dahil siya naman ang mastermind, Haring Rokwang Bading. Hindi ka tao, baboy ka, hayop ka. Galit si Meteor. Ha? Shout out, Dolor Garcia, Brother Eli Asistio. Shout out sa inyo, ha? Balong, Boyongkong, shout out. Mm. Ay, mission accomplished, mga boss. Pagkulab na naman tayo. Inabot tayo isang oras yata, o. Malungkot, di ba? Sana mali tayo. Sana mali tayo. Ah, Dungke. Ito si Dungke. Oh. Hula lang yun. Tanga-tanga mo naman. Bali na. Ba't kaya hindi nauubos ang tanga? No? Kaya ayaw ko mag-live mga boss. Dahil maraming papasok na tanga. Mahirap pumato. Lahay blooding ka lang, di ba? Oh, hindi dito. Pagka nakita mong ito, tanggalin mo na. Ganun. God bless mga boss. Tok na ako. Sotyo na. Good night. Dasal. Sabi nga ni Laila Dilima. Tulungan natin siya sa pamamagitan ng dasal. Mabigat po pa. Hindi huihingi ng ganyan yan si ex-senator Laila Dilima na ng tulong na dasal kung alam niyang magiging parehas. No? May doubt pa siya dahil yun nga sa inabot niyang hirap. Magandang gabi po.